Tuloy na ang plebisito sa paghati ng Palawan sa Marso at 13. Bago ang election period, sinisiguro na ng Provincial COMELEC na may ihahanda na ang mga proseso sa mangyayaring botohan, maging ang bilangan ng boto o canvassing na gagawin dito sa Puerto Princesa. Paliwanag ng COMELEC, nagkataon na nandito sa lungsod ang Kapitolyo ng Palawan, kaya dito dadalhin ang mga binilang na boto. Pero mga opisyalis lamang ng provincial government ang maapektuhan at walang kinalaman ng city government. Nagkataon lang na yung provincial yung legislative building nandito sa Puerto, kaya dito dadalhin. Pero yung connotation ng bilangan, kasi pag sinabi mong bilangan, para bang hindi pa nabibilang, bibilangin pa rito isa-isa. Hindi ganoon. Yung bilangan doon sa presinto, yung kabuuang bilang na lang ang kinakanvas, pinagsasama-sama para malaman yung boto sa buong Palawan. Hindi rin umano malabo na ipatupad ang gun ban, checkpoints at liquor ban sa lungsod. Dadaan kasi sa lungsod ang maraming gamit na kinakailangan sa plebisito. Karamihan ng supplies dito rin mga galing sa city. Dito pa dadaan. Dito sa, kasi nandito yung provincial office. So yun lang. Pero yung mismong ang city kasali, hindi. Kung halimbawa lang ma-approve yung suggestion o pagbigay ng suggestion na kung pwede yung isama, kasi for security purposes ng mga plebiscite supplies, nire-request kung pwede yung isama ang Puerto para sa gun ban lang, sa stick point. Kung ma-approve yun, edi masasali yung Puerto, pero yung CTPNP yung masasali kasi sila yung mag-i-implement. Magsisimula na sa Pebrero 11 ang mga aktibidad para sa plebisito. Dito mas mararamdaman kung ano nga ba ang pulso ng mga Palawenyo, ang yes or no sa paghahati ng Palawan. Ben Ortega, Alpha News, Philippines.